Hi everyone, I am Jethro and welcome back dito sa Pond Explorer. And in this video, pag-usapan natin is yung ride natin last year or year-end ride nga nung last year 2021, which is etong Laguna Loop. So ano yung mga possible na magandang gawin or magandang paghandaan bago tayo mag-ride ng Laguna Loop. Kasi itong ride na to is almost 17 hours din yung inabot, kaya medyo mahaba. At the same time, solo ride natin ginawa yon. Kaya yes, along the way, habang pinapanood natin itong video, ibigay ko ng mga tips and advice na magandang gawin or maybe saan magandang kumain, magpahinga or so on and so on. So tara, panoorin natin. So ayun, 6:38 AM, ako nag-start mag-ride dito sa Espanya. So ayan, gumamit ako na Relieve na apps. Okay, so maganda meron tayo na para malaman natin lang or meron tayong record kung saan tayo nagdadaan nun para, so syempre, agamit din natin someday, pwede natin share sa iba. And syempre, maganda meron tayong memory na dinaanan natin. Okay? Maganda meron tayo na. So yan, dito sa Espanya, 6:30 AM. So ang question is, anong oras ba magandang mag-ride? So since na solo ride tayo, anytime naman para sa akin is okay. Pero kung may group ride kayo, syempre pag-usapan nyo maigi kung ano yung pinaka-the best sa inyo. So sa akin kasi, mas pinili ko to gantong oras dahil medyo maliwanag na. Ayaw lang umalis na madilim dahil siyempre, alam niyo naman dito sa area, dito sa city, maraming pasaway pagka madaling araw. Kaya pinili ko yung gantong oras. So dito ako dumaan, no, sa Espanya side. Pero kasi ako pwede akong dumaan dun sa may Legarda station. Pero para dito, tuloy-tuloy lang. Yeah, medyo mahirap dumaan dun sa abila kasi makitid yung daan. So hanap tayo ng mga way na alam natin medyo hindi tayo mahihirapan. Okay? So yun yung number one, no? Kung anong oras magandang umalis, bahala kayo. Basta make sure gising na kayo nun. So sa panahon naman, maganda kasi December nga ito eh. So malamig eh. Kaya wala akong naging problema. Kasi pagka ginawa ko ito noong summer, malamang mainit. So doble pagod. So dito, December yung season natin. Medyo malamig nga. Okay na okay. So pwede akong dumaan sa abila eh. May Florida na yun. Pero dito ako dumaan diretso. So ito yung way na pinili ko. Dire-diretso papuntang Cubao. So, sa ilalim ito ng LRT. So, pangalawa, syempre, yes, daan tayo sa mga, ang tawag dito, bike lane, or let's say yun, sunod na lang tayo sa mga traffic rules din. Lalo na kung mag-isa nga lang tayo dahil just in case of accident, walang tutulong sa inyo. Or meron, pwede, pero siyempre, hindi mo kilala yung mga yun, eh, nakakaabala tayo sa iba. Kaya maganda, ingat tayo. So, gilid-gilid lang. Then, eto, no? Simula pa lang to ng ride, pero may mga ahon na tayong dinadaanan. Kaya, I suggest din, no, na sa simula, actually, malapit pa lang to eh. Hindi pa ako nakakalayo na ito. So, may ano pa lang to eh. Pa-stop and shop. Pero may ahon na yung tulay. So, kung kaya nating more on flat land lang muna yung dadaanan, doon tayo dumaan. Kasi later on, alam ko kasi yung sa dadaanan ko is syempre Antipolo, doon tayo dadaan eh. Laging pa clockwise. So, laging kasing pinag-iisipan doon or pinagplaplanuhan ng iba kung paano yung way nila. Mag-start ba sila dito sa Antipolo or dun sa abilang side yung Pakalamba muna. Tapos papunta rin sa abilang side ng lake. So sa akin, tin-refer ko yung clockwise. So start sa Antipolo para sa simula, puro ahon muna.
Then, later on, pagbaba natin dun sa Antipolo or dun sa Abila, dun sa Pililla, tuloy-tuloy na lang yung land-land. So, yun yung maganda ron. Unlike pag Pabila tayo, syempre, dito tayo nag-start Espanya, panindan eh. Puro flatland, tapos syempre, biglang ahon, baka mamaya abutin tayo ng dilim, nandun pa tayo sa bundok. So, hindi okay. So, mas maganda, abutin tayo ng dilim dun sa flatland lang, which is marami ng pwedeng kainan and maraming pwedeng okay na magpahinga rather than na sumundok tayo na inabutan ng dilim. Doon tayo maghanap ng mga kainan. So yeah, itong part na to, nasa may ano to, pa ipabisado yung mga lugar. Ano. Pero pa-SM na yan, pa-SM Santa Mesa. Dati nahihirapan akong ahunin nyo nung bago pa lang ako nagpa-vibe. Konting-konting ahon lang yan, pero ayan, stop tayo pagka na-stop. Pag ayan, red, pag red, meaning naman stop. Okay, para sa lahat na yan. Marami kasi talaga hindi sinusunod yun. Pag nakita lang red, go pa rin sila. Pag nakita lang orange, go pa rin. Green, super speed. Okay, so ito, yan. Kubaw na to. Nakikita nyo yung mga building dun sa dulo ron. So yun nga yung maganda, no? Pagka gantong season tayo nag-ride, pansin nyo, maluwag yung kalsada. Wala masyadong sasakyan. Yun yung maganda rito sa ride na to. So anyway, yung medyo hindi ako kumain pala rito, no? Yung bago ako umalis sa house kasi nga iiwasan natin si Shun sumakit yung chan natin. Remember, solo ride to. Huwag sumakit yung chan natin. Saan tayo mag-CCR, hindi natin pwedeng iwan yung bike natin kung saan-saan. Eh. Kung nakita nyo naman yung bike natin, kahit folding siya, hindi siya, parang hindi rin upold kahit upold yun. Eh. Kasi malaki pa rin siya, bulky nga. Kasi nga, design nga siya for bike camping and bike touring. So, okay. Kaya yun ang iniwasan ko. Hindi rin ako nagkape. Kasi alam ko, pag nagkape ako, kasama yung chan natin. And yun ang mangyayari. So ito, kubaw na itong area na ito. So ito yung isang pinakamasarap na lusong. Unang lusong ito lang ko eh. Isang unang mahabang lusong. So, napakita ako ulit sa inyo. Sure, napakita ako na ito eh. Pero sarap niyang panoorin. So dito, gilid lang tayo, no? Dito kasi sa part na nga to, yan, may mga bus, pero maliit lang yan. May mga malalaki dyan eh. May mga malalaking bus, may mga truck. Kaya gamitin natin yung bike lane. Kaya huwag tayong gagay dun sa nauna sa akin na isa. Pero minsan kasi lumalabas ako dito sa part na to eh, gawa nung may mga lubak dito eh. Pero bago ka lumabas, syempre, tingnan mo muna yung nasa likod mo. Pero pag lumabas naman ako rito, saglit na saglit lang. And alalay din tayo sa preno. Hindi ko talagang binibitawan yung preno 100% na ano. Nakaalalay ako dyan sa preno natin. Dire-diretso lang yan. Ito yung masarap na part dyan. Yan, rinig na rin nyo yung hangin. Ayun, masarap talaga pag dito ka dumaan. Kasi pagka doon ako sa Alamba dumaan, doon ako nag-start sa may South Superhighway, tapos pa Alamba, Pagsangan. Puro ahon yung ending. Dito, puro lusong muna. Isipin mo, di ba, kung dito ako dadaan, umahon ako doon sa Pililla, umahon ako sa Antipolo, tapos dito, diba, lalim nung nilusong din natin, aahonin mo yan. So yan, may mga bus. Yung mapasok siya dun sa bike lane, kaya ingat. Nasarap magkape rin sa taas, pero di ako nagkape dun sa taas. So yan, dala kayo ng ano, pansin nyo yung araw pagka dito sa area na to. Talagang nakatutok sa atin. Pero kasi nga, 6:30 ako umalis. Pero kung madaling araw kayo umalis,
malamang dito sa area na to, baka wala pa yung araw na ganyan kataas. Kaling baba pa nga yan eh. So kaya magkano kaya mag-suit no shades or goggles. So ayan no, advance ko na rito sa Masinag area na tayo. Ito medyo paahon din to eh. Yung first antipolo ko nga mali eh. Binigla ko tong ahon na to eh. So ngayon, inaandahan ko na lang tong pag-ahon dito dahil alam ko nga na puro ahon yung susunod na dadaanan ko, kaya slowly na lang ako umaahon dito. When it comes to na naman, mga isusuot natin, kaya bahala kung saan kayo komportable. Pero ako dito, nakasapatos ako. Most of the time kasi nakaano lang ako, yung Crocs. Pero sabi ko, medyo mahaba yung ride kasi nga, hindi ako nakalag naman ang video ng mga naglalago na loop, no? Pero narinig ko sa mga kwentuhan nila na I mean, nakikita ko rin sa mga posts na mostly inaabot na 10 hours to 12 hours yung mga nagbabike pagka naglalago na loop sila. So nag-expect ako na nag-add ako ng 2 hours. Sabi ko siguro mga 10 hours ang average. Baka mga 12 hours kasi nga naka-folding bike tayo. Yung mga nakikita ko naglalago na loop post yun na nagpo-post is naka mountain bike, road bike. Which is din ako nagkamali. Akala ko ganun lang yung 14 hours lang. Pero yun nga, inabot tayo na 17 hours na nagpa-bike. So, most of the time, pag nandito ako sa area, doon kami dumidiretso doon sa daan na yun. Pero this time, liligo tayo dito sa may sumulong. Which is sabi ko nga, parang mali yung pangalan ng daan kasi wala naman sulong doon. Puro ahon, di ba? Dapat umahon tong pangalan na ito, daan na ito eh. So yan, first time kong liligo rito na nakabike. Kasi nakakadaan ako dito pero syempre naka, yun, parang naka-jeep, naka-FX or kung ano man public transport. Pero this time, first time nating magbabike. Anyway, hindi ko papakita lahat ng dadaanan natin, no? Kasi ma-surprise na lang tayo. Parang wala tayong masyadong spoiler. Bahala na kayo kung ano yung mga ibang makita nyo dyan sa daan. Napakita ko lang kung ano yung mga challenges na iba na pwede natin mapagandaan. So dito may aramdaman natin na parang umaangat na nga tayo. I mean, umaahon, di umaangat. Okay, pag umangat kasi, nagpo-float yung bike natin. Ah. So, dito, umaahon yung bike natin. Pero yan, tutok nga sa atin yung araw. No? So, ang suit ko niyan, hindi yung pitted na sleeves, kundi na jacket talaga ako na yung mahaba. Pero hindi makapal. Sakto lang siya. Ayan, dito puro paahon na yan. Ang problema ko pala dun sa suit ko na jacket, medyo hindi siya, since hindi nga siya pitted, talagang sinasalubong ko yung hangin, sinasalo ko lahat. Kaya yung pagpa-jack din natin, medyo mahirap. Yun yung nangyari dyan. Kaya ako makakapag-suit kayo na medyo pitted sa inyo, much better. Sabi lang, feeling ko na mas sabi lang sa sinasabi ko dinadaan namin dito. Mas parang mas marami nang babike doon eh, compared dito or maybe dahil dito sa panahon kasi this is tong ride na to is 30 December 30. Kaya siguro wala ring masyadong nagbabike. Eh. Kasi yung kwento ng asama ko nung nagbike daw sila, akala mo daw may parada, dami raw nila, almost parang 60 kilometers sila talaga.
Oh, buti maganda yung panahon kung kailan tayo nag Laguna Loop. So ito, no, talagang todo record ako. Yun ang mali ko, no. Kaya kung magre-record din kayo dito sa area na to, kahit wag muna kasi wala pa naman masyadong attraction eh. Tutulusin. Kasi tatlan lang siya. Then, yeah, puro sasakyan lang din muna makikita natin. So dito, medyo naubos yung battery. So dahil pala nagtipid ako ng battery and ganun din sa space nung action camera natin. So eto nga yun, no? So naubos siya. So meron kasi akong dala 64 gig. So dalawang 64 naubos. Kaya pagdating dun sa mamaya, makikita nyo talagang hindi na talaga ako masyadong nagre-record. Pinipili ko na lang yung lugar saan ako magre-record eh, kasi naubos yung space. Battery is okay-okay naman kasi may dala naman tayong power bank ta. So yun lang kasi first time ko talagang dumaan dito lang nakabay, kaya todo record ako dito sa area pa lang na to. Tapos para may nakikita kasi ako magandang you know, ewan ko kung nakikita nyo, no? Basta nandun sa may tuktok ng bundok or sa gilid ng bundok, maganda yung building eh. Kaya i-record ko siya, pero dito pala sa video hindi masyadong kita. Okay, para siyang castle kasi. So ayan, medyo kita pala siya rito. Ayan, yung dalawang matusok yung dulo. Tapos siya, starting here, yan na. Yan ang mga mararamdaman nyo, talaga umaahon ka. Although dito sa video natin, kasi nga naka wide angle tayo, medyo hindi halatang umaahon. Pero sakto pa lang naman to. Kaya maganda na pagka, syempre alam naman natin na bago tayo mag-bike, lagi tayo magbabike check. Check yung mga natin. Gear. Okay, kung nag-work pa ng ayos yung ship natin. Lumilipat ba ng maayos? Okay. So, kung ilang speed yung bike nyo, check nyo kung nag-work lahat. So, ang problema ko lang kasi, syempre, yung bike natin is 6 speed lang siya. And at the same time, yung crank set pa rin. Kasi yung crank natin is 52. Wala tayong pangalawa. Kaya kahit sabihin mong naka number 6 na ako, talaga medyo mahirap pa rin. Plus, syempre, alam naman natin kung gano'ng kabigat yung bike natin compared dun sa mga mountain bike and road bike. Although, talagang nilagyan ko naman siya ng logo. Konting bigat para at least matesting ko din. Kasi syempre, hindi lang naman ito yung ride na gagawin natin. Marami pa tayong pag-ride para matesting ko lang kung ano ba talaga yung limit na kaya kong bitbitin in the long run. Talagang kasing eto kasi isang ikot to eh, pero someday syempre hindi lang tinikotin natin, plan din natin mag-loosong loop someday, pero matagal pa naman yun, pero ito tinesting ko lang. So ito, no, pansin nyo talaga ang paho na siya, paligo pa, kaya yan, dumigewang na yung camera. Ibig sabihin nahihirapan na tayo pumadya, kaya yan, talagang nag-shift na tayo niyan. At the same time, yun, nagtulak na rin tayo niyan. I mean, magtutulak pa lang pagkakaalam ko. Kaya pasok lang tayo sa ano, you know, sa bike lane kasi nga may mga truck din. Yun, paliko yun, hindi ka agad kita eh. Kaya dapat talaga gumila dyan. So, ito yung nakikita kong ano, yun yung no, kanina, nasa baba tayo. Nakikita natin parang castle or castle in the sky. So yan, pumapadyak pa ako nyan. Pero nakita ko na ang pahinga. Gusto ko rin talaga magpahinga. Kaya papahinga tayo. Actually gusto ko sana pumasok dun.
Sarap mag-picture. Kaso, mas okay mag-picture kung nasa pinakataas talaga tayo. So, ayan yung castle. So, ano ba siya? Well, hindi ko masyari napansin kung ano talaga ito. Kainan ba ito? Ewan. So, ito. Tataas pa rin ito. So, after ko kasi magpahinga rin sa may malapit nyo sa castle na yun. Nagtulak muna ulit ako ng konti, then kumain siya, and eto na ngayon nangyari. And nagustuhan ko lang yung area. Di, syempre, bihira tayo marating dito. Kaya, dito pala na ano yun, no? Yung road na share. Yun, no? Kaya share the road eh. Masyado kasi malapit yung mga words niya, kaya nagiging road na share eh. Ang pinaglayo-layo nila yun. Share the road. So yan, puro mataas lang dito. Pero silang ito. Kaya nga nakapadjump pa ako dito. Tapos, yun, nakita nyo may sign kanina, no? Tingnan natin yung mga sign na yun. Kung paano yung way. Lalo na pagpalusong tayo. Kasi mamaya makikita nyo rin sa kabila. Kaya may pililya ng pababa. May mga sign doon. Importante makita natin yun bago tayo lumusong ng todo. Ito kasi, sumabasa yung pangalan ng school. Nakalimutan ko kasi kung anong school ko. Okay, so, yung dire-diretso lang. Dito, masarap magkape rin sa area. Gusto ko nga sana magkape dun sa may McDonald's. Eh. Kaso talaga, yun nga, solo rin tayo. Eh, pag magkape tayo, baka sumama yung jam natin. Hindi na tayo yung pag-iiwanan ng vibe. Eh. Baka mamaya mamasahe tayo pa uwi. Kaya puro tubig lang tayo nung sa ride na to. And buko juice. Yun ang puro ininom natin. Okay, so tuloy-tuloy lang ito. So yun, nagpahinga tayo rito. Itong nasa harap natin, ito yung Cloud 9. Kaya nga lang ako rito dahil wala, wow na ako eh, paubos na yung tubig. So ito yung ano natin, ang bike pala natin. Kaya kita nyo yung shoes ko, yung sapatos talaga ako. Yan yung long sleeve ko. So yan yung bike natin, yan yung setup natin. Tapos yun, diretso. So diretso lang. Yung mararating natin itong lugar na to. Yeah, first time ko rin mag-bike papunta rito sa area na to. Kasi dun nga kami lagi sa kabilang side. So, first time ko makita to. Kaya, yeah, kalusong to. Kaya mahaba tong kalusong natin. Pero dahan-dahan lang ako kasi nga, hindi ko kabisado. Eh, maraming sasakyan. Kung walang sasakyan, okay lang sana eh. Diba? Tapos pwede kang medyo huwag sa gilid eh. Kasi hindi, maraming sasakyan. Kaya dumilid lang tayo. Tapos dahan-dahan dahil baka mamaya may lubang. Para siguro yung katulad nila, yung mga lumulusong na mabilis, baka lagi na sila nagbabike dito. Alam na nila yung kung saan may lubang o saan iiwas. Kaya medyo nasa labas sila ng bike lane. Pero tayo, bago lang. Pero mas maigay kung dito pa rin tayo sa loob. Kahit matagal na tayong magbiyahe dito, you know, for safety reason. Kasi nga baka makaabala tayo pag naka-accident, diba tayo? So yeah, follow the rules always. So ito, no? Nakakita ko itong first time kong nakita ito. Dahil nung pumunta ko rin sa Antipolo, alam ko wala pa ito. Hindi ko sure. Or baka hindi ko lang napuntaan. So dito pala sa area na ito, no? Simula dun sa Espanya hanggang dito sa area na ito, hindi pa ako gumagamit na Google Map or Waze or kung ano man. Pero more on Google Map ako eh. Cross lang natin dahil low budget yung camera.
continue. So yun nga no, dito sa area na to, hindi pa ako gumagamit ng Google Map. Most of the time naman, Google Map lang din naman talaga ako nag-waste. So Google Map, hindi pa ako gumagamit dahil nga syempre, alam ko pa yung daan eh. Eh madali lang naman eh, kasi from dun sa nilikuan natin sa may Masinag area, dire-diretso lang naman daw eh. Pero pagdating dito sa may bandang area dun sa unahan pa, okay, nakikita natin yan. So dito sa Antipolo, presko pa, no? Mapuno pa, siya malamig eh. Although malamig naman yung panahon, pero mas malamig dito sa part na to eh. Kaya pansin nyo, nadahan-dahan lang ako. Kasi nga, hindi ko sure kung... Kasi may nakikita akong mga lumiligo. May lumiligo rin sa pila, may dumidiretso. Pero alam kong hindi naman ako liligo dito sa may kanan. Itong dalawa lang yung option to. Dumidiretso or... Diligo sa kaliwa. Kaya dito, nag-stop muna ako. And gumamit nga ako ng Google Maps. So, yan. Kaya ang importante... fully charged and may loaded kayo in terms of may connect, para may connection sa internet para ma-check nyo kung tama pa ba yung dinadaanan nyo. Okay? Kasi hindi ko talaga alam kung saan dadaan. Kaya yan, nag-set up muna ako, chinek ko, and based kay Google, sabi niya lang, diretso daw tayo. So, kung mali yung ginawa ko dito, kung may daan pala rito, hindi ko sure. Basta yun ang kung ano yung sinabi lang sa akin ni Google, yun lang yung sinunod ko ng time na yun. Then, dire-diretso lang yung narating ko itong area na ito. So, hindi ko alam kung anong tawag yung sa area, no? Pero yan, nakasulat naman sa gilid, Agida, Antipolo. So, nag-start ako mag-video ulit dito. Although, wala naman masyadong ano rin eh, sa mga nadaanan natin. Pero ito kasi, ay ito, puro pababa. Sabi ko sa video na ito. And, you know, overlooking, kitang-kita natin yung lake. Kaya very important yung preno. So sa bike check natin, bago nga tayo mag-ride, mag-long ride, sama natin, double check natin maigi yung preno. Papansin nyo, Japan surplus yung bike natin, kaya naka-drum brake tayo. Sa unahan, caliper. And sa mga oras na to, mas malakas yung ano yung drum brake compared dun sa caliper na nasa unahan. Kaya laging nakaalalay ako dun sa mga preno natin. Huwag nyo bibiglain pagka preno kayo. Katulad nga na ito, sabi ko kanina na lang. Paglulusong kayo sa bagong lugar, dahan-dahan lang kasi, ano, tamo. Kaya pinagmamadali ako tapos biglang, diba, huminto yung nasa harap. Pagpapreno ko, pwede akong umabot, mabangga ako siya. Or pag lumiko naman ako dun sa kanan, syempre, baki na yun. Hulog tayo dun. So, dahan-dahan lang. Pero ang naging problema ko rito, actually hindi naman siya problema. Bigla ko lang naisip na nung lumulusong tayo rito. Sabi ko, tuloy-tuloy na ba yung pababa? Kasi naalala ko kasi yung feeling niya, nasa taas din yun eh, bundok yun eh. Kasi nakikita ko sa mga posts sa Facebook, nasa taas talaga siya. Siyempre ano yun eh, yung windmill. Kaya sabi ko, kung tuloy-tuloy ito pababa, meaning aahon ulit ako katulad nung inaahon sa Antipolo. Sa mataas, so another pagod yun. Pero meron naman tayong dalawang daan dun eh. Mamaya makikita nyo yung dalawang daan na pwede nating maging option nung gusto nyong umahon or flatland lang. So ayan oh, medyo mahaba yung ano rito. Sa mahabang pahinga to, kaya pagka para sa akin oh. Kagkaganto, chill ride na lang, dahan-dahan na lang. Huwag na kayo magmadali. Enjoy nyo yung paligid eh. Actually, meron akong dalang ano, speaker, pero hindi na ako nagpatugtog doon. So, unang-una, maingay. In terms of
makaka-attract tayo ng ano eh. Ano yun? Attention. Gusto ko tahimik lang muna, kalmado. Tapos yun nga, syempre first time din natin sa lugar. Maganda marinig natin yung paligid doon. Kasi syempre pagka lagi ka nagbabike dito sa Manila na puro busina na yung narinig mo. Tapos ano na yun, yung ingay ng city. So dito para maiba naman yung ano, medyo pahinga natin yung paligid. So konti lang mga huwi ng ibon dado na mamaya doon sa taas ng bundok. No? Na magandang pahinggan yung hangin or yung paligid nila. Ayan ang taas natin. So pansin nyo ang taas pala nung kinakilap natin. So doon nakakapagod lang yung tulak. Ano ron? Tulak and badyak. Actually, mas marami yung tulak ko doon sa Pantipolo, syempre. Dahil iniiwas ako nga magpapagod muna dahil alam kong maraba yung ahon. Pero hindi ko in-expect na yun nga, bababa pala rito. Akala ko kasi nun talaga, nag-galing sa Antipolo, dire-direcho. Nasa bundok na tayo talaga hanggang dun sa may Pirilia. Pero hindi pala, bababa pala muna, tapos akyat ulit ng Pirilia. So dito sa part na to, no, parang nalobat na agad yung ano to. Nalobat na agad siya. So yun yung naging problema. Kaya ito mo bagal ng ano ka dyan. Bagal ng tangpo. Pero hindi magandang pinto rito ang tutusin eh. Kaya naghanap ako ng medyo kita tayo kaagad pag ito. I mean, pag tama, yung kita kaagad tayo. So yun, narinig nyo talaga yung preno. Maingay talaga kasi yung drum brake. Wala na tayo magagawa doon. Bigas ang Pagita Resort. So pag first time mo talaga sa lugar na nagbabike, I'm sure nakadaan na ako dito. Pero nakasasakyan nga siguro. Kaya hindi mo masyadong mag-feeling. Ito kasi yan, ganda ng lugar. Lalo na yung pagkagantong lusaw, no? Dire-diretso lang, walang ligo-ligo. Mas maganda. Kasi kita mo agad kung makaka-aksidente ka sa lubak or hindi. Ganda ko sa may bundok para sa unahan. And okay pa yung ulan, diba? So ang ganda ng scenery. Tapos ang ganda rin sa mamaya. Tuloy-tuloy lang yung palusong. So itong lugar na to, hindi ko alam kung anong tawag. Dahil hindi ko na rin masyadong pinapansin. Kasi importante, nag-enjoy tayo yung sa ride. At the same time, syempre, hinahabol ko talaga is, sabi ko kasi nun, maganda 6 o'clock PM, nasa ano na ako, Kalamba. Pero hindi nangyari yun. Okay. Malayo pala sa katotohanan yun. Malayo sa katotohanan. Akala ko lang kaya, pero hindi pala kaya. Lalo na akong syempre, 20 English styles, mabigat yung bike. Ganun yung mangyayari. So yan, mararating natin to late na bayan. Pero yan, may mga madadaanan din tayong ganito na traffic. Maraming anti-follow eh. Kaya yan. Pero ito, hindi ko na sure kung anong area to. Pero may madadaanan din tayo mga traffic. Mabibilis lang naman. Saglit na saglit lang. Kasi mixi lang naman yan eh. Nasa bayan lang to eh. Kaya ganito. Mixi lang naman yan. Binakita ko lang para atas magka-idea kayo na pakisipin yung walang traffic mga dadaan. Meron din. Konting-konting nga lang. Tapos yan, dire-diretso lang. Para babasin nyo, dito sa area, no? Tingnan nyo yung ulap. So ito yung medyo, sabi ka patay tayo dyan, magkakumulan. Hindi ako susugod eh. Wala akong plan sumugod sa ulan. Kasi nga, mahaba yung biyahe. Buti sana akong Mexico lang. So yun, Teresa nakasulat. Dito sa, yun, so, nasa Teresa na tayo.
Kung anong oras, hindi ko na sure, pero maaga pa na ito. Kasi tuloy-tuloy naman ako, hindi naman ako nagpahinga rito sa mga... After dun, pahinga sa my cloud line. Tuloy-tuloy lang ito. Pero kung plan yung sumugod sa ulan, magbaon kayo ng kapot. Pero kaya maganda pag mga long ride, magbaon kayo ng kapot. Kasi sa Pilipinas tayo, hindi natin masabi. Minsan pasaway ang panahon talaga. Minsan magkagwas tayo maaraw, maya-maya ang konti ulan, tapos mamaya araw ulan. So ganun yung nangyari naman sa isang kausap ko na nag-ano rin sila, na Laguna Loop din. Sabi nila, hindi raw nila masyado enjoy dahil bad trip nga daw yung panahon dahil pabago-bago. So ito yung maganda dito sa ride natin, as in mambul lang ng konti, pero dun sa ano bandang paano na yun, ito yung pagsangan, pero mabilis lang tsaka hindi malakas, as in parang patak lang siya, nawala na agad. So yan, dire-diretso lang. So pag bumaba tayo din sa mabilis na ako, I mean sa Aon galing sa Antipolo, parang ganito lang yung mga magagaan. Simplihan lang. Gamit na lang kayo ng busina para ano, kung maganda yung mga bike natin, may busina. Mga long ride or short ride, maganda may busina yung bike. Okay, para pagka may mga ganyan tao na medyo mabagal magdaad sa bike lane or may mga alam na natin yan, sa businahan na lang natin yung okay, lalo na pag mga lumulusong maganda kung bumubusina tayo. So yan, medyo pagod na talaga ako dito sa area na to. Nakaumpisa pa lang ng ride na pagod ka agad. So nasa na tayo? Ayun, sir. Okay na tayong arco. Sa salita pala ako rito. Tutusin kasi, nagsalita naman talaga ako. Kaso alam kong makapagod din ako, pero sabi ko, save ko na lang yung mga sasabihin ko para ganito na lang yung gagawin. Voice over or sabay tayong manood. So this is ayun, may kainan dun sa gilid eh. Magandang kumain dyan eh. May mga bike. Pero ito, yan nakasulat, morong. So hindi ko alam kung nakikita nyo yung mga nasa kalsada ano kanina. Maraming mga nasabaga sa ang pusa. So this is morong na. And medyo paahon din ito, hindi lang halata. Then marating natin ito. Dire-diretso lang, puro ano pa naman eh. Yung malayo yung talon nito, yung simula din sa may morong na arko papunta rito sa video na to, malayo yun. Okay, sabi ko nga kasi nagtitipid na ako dito sa battery, I mean sa space na card natin, kaya medyo chinachap-chap ko yung video talaga. Pero dito maganda rito sa area. Fresco. Simple lang. Diba? Bango rito. Nabango yung palaya. Or maybe para sa nila hindi. Pero para sa akin. Pabalik sa Manila area. Fresco, fresco. Lakas ng hangin. Nasa loko lahat. Kaya dagdag pahirap dun sa pagpadyak natin yun. Ganda ng lugar. Gusto na yung kape natin. Hindi pa rin tapos to. Medyo mahaba pa. So, actually, para sa akin, syempre, maganda talaga mag-bounding kayo na pang video nyo or mag-taking kayo ng pictures. Ako sa'yo nag-video na medyo ako masyadong nag-take ng pictures. Siguro kung marami akong kasama, yeah, pwede kami huminto, take ng pictures. Pero kung mag-isa lang ako, syempre masyado akong makakatong ng attention.
eh, yun ang iniiwasan natin. Although, yung bike natin is talaga nakaka-attract na ng attention. So, ayoko nang dagdagan. Okay na yun. Kaya na tayo nagmamotor. Papay kasi lang tayo, dire-diretso lang. And may nakikita tayo ulit na arko dito sa area. Ay, basta nag-stop talaga. Picture mo na sa arko. Ako, hindi. Dire-diretso lang. Kasi nga, inaabol ko yung 6 o'clock nasa Kalambaan na sana. So, dito sa area, may kakilala naman tayo eh. Kaya, so, yun ang maganda rin, no? Pagka may mga puntahan tayong lugar, i-ano na natin yung area, i-note nang natin kung alam natin, madadaanan natin yung lugar nila, ng mga kakilala natin, note nila. Pero hindi ko masabing gano'n. No? Kahit naman ako, hindi ko makinontak yung kakilala ko dito sa lugar na Baras. So, nasa Baras, isan na tayo. So, hindi ka naman siya kinontak kasi kukontakin mo lang naman sila just in case of emergency. Pero since na okay naman, wala tayo naging problema rito sa area. Dire-diretso lang. Okay? Next time natin sila bisitahin kasi alam natin na malayo yung travel. Kaya next time na. Sadyain na lang natin next time para mas mahaba yung stay nyo dun sa pagbisita nyo sa kaibigan nyo. Para sa akin kasi talaga nilam ko lang na kung sino yung mga taga rito, taga dyan, para lang just in case of emergency, pwede sila makontak agad. Pero kung alam daw lang naman, pwede mo naman daanan siguro, di ba? Pero sila kasi hindi ko sure. So ayan, actually gutom na ako na itong part na to. Kasi nga sabi ko, hindi talaga ako nag-breakfast. Talaga puro tubig na. Dahil naglagay na tayo ng sudyan natin. Ayan yan, dito sa gilid, may tinapayan. Ayan. Stop muna tayo. Pumili muna ako ng tinapay. And inumihan natin ang content para may baon tayo. And another na tubig. Pero mas malayo yung tinitingnan. So ito yung dadaanan natin, no, after dun sa actually dito natin na Baras pa rin ba itong area. So minsan tinitingnan ko na lang talaga yung mga signage kung nasan. Kasi syempre sa mga signage may mga kasulit naman nasang area ka na. Diba may mga businesses tapos may address yun makikita ko kung nasang. Tapos, check ko na lang din si Google Map. Titingnan ko kung nasang banda area na ba ako. Pero nag-Google Map pala ako, no? Hindi siya, syempre hindi naman pwedeng isang buong ikot ka agad, di ba? Paunti-unti ko siyang nilalagay yung location. Like, for example, yung kanina, di ba, nasa Tipolo tayo. Next ko lang is Pinila. Hanggang Pinila lang muna. Kasi hindi ko pwedeng i-diretso sa, ano, kasi pa, ang ituturong direction ni Google, pabalik. Kasi yun ang pinakamalapit na daan, didiretso ko ng Manila agad. So, Pinila lang naka-ano yun, naka-pin. Nandito sa area, magandang daan. Tapos, ang dami rin yung mga kahoy na furniture. Tsaka wala masyadong sasakyan. Tapos, yun yung mga pagka sa ilalim ng mga puno, which is nice. Kaya, ni-enjoy ko nga yung paligid eh. Kung narinig yung gulong ko, ayaw ko narinig din. Tara ako, ano yung panawakang-pantin pa ako dun sa gumawa nun, may nagbuo ulit. Ako yung mga nagkakabit, kaya alam ko na para sa akin, syempre, matiba yun. Unlike pagka pinagawa mo sa iba, tapos wala akong matiwala mo sa pinagpagawa mo. Yun ang problema. Baka mamaya mag-alala ka dahil
baka mamaya may marinig ka lang na konti sa gulong mo or sa bike mo. Medyo mag-alala ka na, medyo baka-bagalan mo yung padyang mo, tapos bumaba ka pa, double check mo lagi. So yun yung sad part. Kaya maganda marunong tayong gumawa ng sabi ng ating bike. Just in case naman, kung masisiraan man ako dito sa area na to, kayang-kaya naman natin buhay na sure yan. Huwag na mapapasag yung frame. Tsaka yung frame po frame. Pag napsira kasi yun, kailangan magbalik na talaga na bago. O collaborate na tayo. So ito, meron ulit. No? So yun. Okay, so, 10:48 AM. Nandito na ako sa Pilidia. So ayan yung arko nila. May mga windmill pero syempre hindi yan yung pinunta natin. Hindi yung windmill na yan. So didiretso pa tayo. May dito sa area na to, doon na nga napuno yung isang SD card natin na 64 gig. So sabi ko, wala pa ako sa kalahati. Naubos na yung 64 gig. Kaya kailangan tiperin ko na yung another 64 gig. Para dun sa simula dito hanggang dun sa kabilang side na ng Laguna Lake. So, press ko. Ganyan lang kabagal yung tapuasin natin. Okay, titipid. Sa to, natuwa lang ako kasi may nakita ako Philippine flag. Di ba, lakas ng hangin. Kasi yan, dumaan tayo, may Philippine flag din tayo. So yan, nag-interpick natin yung hangin talaga. Yan ang kalakas yung hangin dito sa area. Pero ang ganda talaga ng daan, okay, tangkita natin. Talaga, sarap mag-bike gawa nung mga puno. Actually, meron naman dito sa Manila niyan eh. I mean, sa Metro Manila, nasa UP Diliman. Alam ko, ganito yung tsura sa UP Diliman eh. Tapos ang problema, hindi ko lang alam kung nagpapapasok sa UP talaga. Doon hindi pa ako nakapag-bike talaga. Sa mismong UP campus. Pero ito, ang haba niya. Flatland, malamig eh. Wala masyadong sakasak yan. Wala ingay. Pero napansin ko, ang haba na pala nung binabay ko ulit and hindi ko pa nakikita yung aahunan na papunta na dyan sa Pililya. I mean, dun sa windmill na, kasi Pililya na ito eh. Dun sa windmill mismo. So, ang haba pa rin pala nung ibabay na landan. Pero nagtitingin ako dyan sa gilid, baka may mabili nga ako siya eh. Pero, since iniiwasan natin, hindi rin ako napabili. And, may pagkain na rin kasi dun sa loob nung bike natin, sa apartment. May pagkain na tayo dun. Actually, isang tinapay lang yung kinain ko dun sa bakery, binawang ko na yung apat. Tatlo, kasi apat ang binilig eh. Tapos isang malaking tubig. Ganyan yun. Narinig yan, may mga namamasko, no? So kasi ang tutusin nga, nabugbog na tayo dun sa ano eh, sa Antipolo pa lang eh. Okay, so makit na yung tuhod natin sa ahon dun. Kasi ito, tumatakbo pa rin tayo. Kaya hindi mo talaga po fair sa head. Tapos yan, dito yan o. Tanaw na natin yung mga windmill. Tapos ito yung masaklap na part. Sabi ko, baba lang o. Tingnan mo, baba lang. Sabi ko, kayang-kaya yan. Kasi meron tayong dalawang option, pero sabi ko nga gusto ko talaga makita itong windmill ng malapitan sana.
Kaya sabi ko, okay tayo din. And sa nakikita ko nga yung ano, yun, parang mababa lang naman yung bundo ko. Parang lang pala. Wala, mababa siya kung nasasakyan tayo, pero hindi. Pero parang hindi pa rin kahit nakasasakyan. Okay. Mataas talaga siya. Mukha lang mababa rito sa area na to. So ito yan, no? Post natin, ah. So dalawa yung daan. Pag tumiretso ako, hala-hala. Meaning, nasa tabi lang tayo ng lake. Pero mahaba yung iikutin. Pero pag dito tayo sa kaliwa, yan. Pag kumaliwa tayo, papunta yun din sa windmill na, which is puro paawin nga to. Pero maiksi lang yung dadaanan kasi pag bumaba ka dun sa side na to, sa halahala, malayo yung ikot eh. Malayo yung ikot. Pero next time siguro, puntahan natin yun. Pag may bagong nagyaya sa atin na Laguna Loop, papayag ako pero dito dadaan. Huwag na dito kasi karating ko na tsaka tutusin na kapagod. So sige, diretso tayo. Kusina natin. Nahingay na yung para sa akin. So, yeah. Pag dito tayo dito, makikita natin. Wala, flat pa lang yan. Okay-okay pa yan. Ngayon lang yung bundok ko. Nasabi ko, parang ang baba lang naman eh. Parang dumalapit tayo kasi mga diba, iba na yung angle niya. So yan, nakikita mo parang. So yan, yun ang nangyari. May tanyo saan ako nakadaan. Nandun ako sa gilid na gilid. Hindi ako nakasakay sa bike. Okay, nagtutulak tayo ngayon. Kasi hindi ka pwedeng umahon dito ng mabagal. Kasi pag umahon ka ng mabagal, syempre. Hindi okay ang balance mo pagka ano, mabagal yung takbo kaya kailangan medyo mabilis yung takbo mo para hindi ka gagawang-gawang. And maraming ano rito na, maraming mga umakit na to, maraming sasakyan. I mean, hindi naman ganun karami nung panahon na to. May na mga oras na to pero mabilis. Mabilis silang umakit. And wala namang bike lane dito. Kaya talagang dito ako na nagtulak ako dito sa may side na to, nasa damuhan. Kaya kayo kung line yung Laguna Loop solo, maybe bawasan nyo yung load ng bike eh. Tapos pagka talagang mills sa park na to, aahunin nyo, bilisan nyo yung takbo ng konti. Kasi yun, pagod na tayo dyan sa Antipolo talaga. Tapos eto, nagulat nga ako talaga. Tuli-tuli pala to. As in, wala siyang marino recovery eh. Ang pinarecovery mo, papahinga talaga sa gilid. Tapos yan, papadjak ulit. Eto, pumapadjak na ako nito. Pero titignan nyo, nasa may bandang taas na rin to eh. Yan o. Kaya makikita nyo no, sa gilid. Sa may left side. Ang taas sa agad nung taas na yung nakit natin. So kanina katabi lang natin yung lake eh, di ba? Pagkatapos natin ang Antipolo, katabi lang natin yung lake. Biglang yata na, layo na natin dun sa lake and ang taas na natin. So yun yung nangyari dyan. Then huminto na ako dahil pagod na ako ulit. So yun, dito ang serya na to, no, is puro ahon pa rin. Actually, ito yung parang pinakapatag na mararating natin dito. Itong area na to. Then, pagliko natin dyan, ahon pa rin pero konti lang. Pero syempre, para sa akin, since mataas na yung inahon natin, kahit yung konting ahon na yun, mahihirapan ako. Lalo na may baligo. Babaw lang yan. Kaya dito, yan, pahinga muna. Alam ko nagpahinga ako eh. Yan. Tinula ko muna ako dyan. Yung saan narating na natin to.
Actually, nung nakita ko tong part na to, okay na ako. Hindi ko na kailangan marating yung pinakakatabi niya. Dahil hindi ko rin naman alam yun. Kasi ang tinuturo na sa akin dito ni ano, nag-ano na ako rito, nagpalit na ako. Destination din kay Google. Ang next ko na is pagsanghan. Ayan, okay siya. Siyempre kung ano pa ako dyan, kung pupunta pa ako dyan, hindi ko nga alam yung daan. Takes time. Eh sabi ko nga, gusto kong makarating saan ng Kalamba ng 6 PM. Pero ito okay na yan. Minom lang ako dito ng ano, yung buko juice lang, yung pahinga ko rito. Tapos konting tinabay ulit. Kasi tuloy-tuloy yan, paahon. So nakita ko yun. Nag-take lang ako ng konting picture nung bike. Then, dire-diretso ko. Kaya nga masarap magpahinga dito sa area. Na makikita mo yung pagbadya ko dyan talagang gumigewang-gewang na rin ano yung camera, di ba? Makapansin nyo naman yun. Baligo-ligo na siya. Sabihin, pagod na talaga. So ito, parang flat lang din to na ano. Kasi ito to sa ito, pagdating doon, nagpahinga ulit. Nagtulak muna ako ulit, tapos yan, pumadjump na ako. Yun yung nangyari. So ito kasi parang medyo pantay ng konti eh, kaya okay lang. Pero pansin nyo, yung badjo ko talaga, kasi pupulikatin ako rito. Kaya pagka inuloy-tuloy ko yung padjak. Ano, pantay siya na medyo may konting pa ako dun sa dulo. Pag tingaras ako yun, maglalak yung turun din. Kaya yung ano ko dito, kahit na ganyan siya ka, ano, di ba naka-level lang. Pero yung gear ko, nasa number 6 yata yun. I mean, number 1. Okay, yung pinakamalaki. Dun sa likod din. Para magaan lang pass. Then dire-diretso lang 'yon, marating itong park na 'to. Then ito na yung pinakamasarap na lusong dito. I mean, actually this is the best talaga na lusong so far na ginawa ko sa lahat ng napuntahan ko. So yan ang taas natin. Ganda ng lugar. So para ang nasa roller coaster na ito. Yung sinasabi sa inyo kanina na yan, titingnan nyo yung mga sign na yan. You know, may mga sign sa gilid. Tingnan nyo yan. So yan, lusong lang tayo. Sige, close ko muna yung window na to para makita natin yung paligid.
Thank you.
Thank you.
no? Yun yung mahabang lusaw dito sa may paggaling nga dun sa Pililia. So ang tagal din, di ba? Tapos marating natin to, biglang liliit nga yung daan. Ganyan yung nangyayari. Pero may mga truck. Kaya ingat. Tapos yun, biglang luluwag ulit yung daan. Ito yung makikita na natin. So, maganda rito. Fresco, pero last talaga ng hangin. Nahangin tayo niyan, gawa nga ng suit natin. And syempre, ganun din yung bike natin kasi marami rin tayong dala. Kaya talaga, malapad kong daan. Walang maliit dito sa video natin. Kasi nga, naka-ano tayo. Naka-wide angle. So, ang ganda ng scenery, no? Parang nasa Jurassic Park. Green. Tapos blue sky. Maraming mga nagbabike yan sa gilid. Actually, marami rin naman, pero hindi siguro katulad nung kinukwento sa nung mga kasama ko na ibang nagbabike na naglago na lang. Tamo, nahahawin na lang yung damit niyo. Lakas na hawin. So actually, dito sa abilang side, tinatanaw ko yung makiling eh. Kasi nandun yung Kalamba area, pero wala akong matanaw. Tapos iniisip ko rin, ito. Meron na tayo 3 litro ng tubig dito. Ayun nga lang konti saglit. Kasi iniisip ko kanina dun sa bundok, baka mamaya may awang pa ng konti, tapos tatawid pa pala ng bundok bago lumipat. So ito, nasa first time kong marating tong lugar na to. Hindi ako familiar dito sa area kung paano. So this is Laguna. Pero sa other side, tahimik lang yung bayan. Simple lang. Ayun, may 7-11. Naging pamilyar lang ako sa kanya nung nakita ko yung Red Horse na yun. Ayun, yung Red Horse na... Kasi marami nagpapicture dito eh. Nakikita ko ito sa Facebook. Kaya sabi ko, dito pala itong ano na ito. Itong Red Horse na ito. Pero syempre, hindi na tayo nagpapicture dyan. Okay na yung madaanan lang natin. So yun, parang masusukan ako dito dahil sobrang layo na small tubig lang tapos dinapal at yan, dire-direte ako yun. Iisip ko kasi baka mamaya umakit nga doon sa bundok yun, yung bundok na yun na nakikita natin sa dulo, tapos baka akit pa tapos kababa sa atin lang sa'yo. So yan, katabi na natin siya. So far hindi naman pala tayo akit, tatalag sa akin lang. So yan yung nagagaan na natin. Ride ng dito. Pero talagang tinatanaw ko yung ano eh. Ano ko talaga yung makikin. So ito yan, binati lang tayo nung no, ibang nagbabike din. Siguro nakikita nila ako. Yan nga. So sila, mga Tagalo sila, Cavite. So duo sila, duo. So nag-loop din siguro sila from Cavite. So yan, no, pagka may manakakasabay tayo, usinahan natin, beat natin, gustahin natin. Nakakabawas sa nila, nakakabawas pagod sa nila. For ganun din sa atin, pagka ginigreet natin yung mga nakasabay natin yung nagbabike din. Lalo na pagka mga gantong long ride. So feeling mo may kasama ka na eh, kahit wala talaga. So feeling mo, yun yan, no, may ka, ano ka, tawag din? Ay, nasa harapan, nakalimutan ko ito eh. May transport. Kahit wala. So, naunan sila. Siyempre, hindi ako pwede sumbay. Hindi mo pwede sabihin mo kung gagawin niya. Kaya mo lang sila maunan sila, siyempre. Kahit sabihin mo nagkukuha na kayo, maunahin mo. Iba kasi kayo ng pacing eh. Siyempre, may iba rin silang goal. May iba rin goal sa ride.
So yun, nagsalita pala ako dito, 2:30 PM, nandito ako. Binidyo ko tong area dahil katulad nyo sa aninang lugar, diba? Kagandaan. Nasa ilalim ka ulit ng puno maglagay. Pero yung puno rito, maganda kasi mangga to. Siguro maganda rito magbike pagka nang bumunga tong mga to. Kaso yun nga lang, bibigat yung bike mo. So yan, tingin sa likod ha, may mga truck. So sa akin naman kasi maganda yung bike natin. Madaling tandaan, kaya naano tayo ng mga na ibang nagbabike, natatandaan kagad tayo kasi syempre may Philippine flag yung bike natin. Tapos eto no, titingin tayo dun sa likod, ayan. Nakita nyo kung saan tayo galing. Dun tayo galing, sabi lang sa inyong bundok na yan. Okay, abala ng binike natin. Ayan, nandito tayo sa katabi na itong bundok na to. So malayo talaga yung biyahe. Ito tahimik dito sa lugar na to, sobra. Parang ewan. Tapos yan, narating natin itong lugar na to. Binidyo ko siya kasi yung lang rin. Ito talaga parang nasa Jurassic Park ka talaga. Talaga may mga yan, no? May mga bakod. Pili mo nandun yung mga dinosaur sa abilang side. Tapos may bundok dito sa abilang side. And sa isang saglit, di ba, nagulat ako, uy, ang taas na pala nung inaamang bulat. Pero tutusin, nagtutula ako nito. And maganda ako pinatatas mo yung lapad kami mga lugar. Kasi wala rin bike lane to eh. Tayo nga ng konti rin sa baba bago ako umahang. Kasi hindi maganda pag nagtutula dito sa area na to. So yeah, welcome Kalayaan. Actually, itong part na to, dump tong area na to. So yan, kita natin ang sa gilid. Ganda. Yan yung lumalabas yung mga gabi sa baba. Galing din sa taas. Ganda gilid daw. Kasi na video yung mismo dyan. Pero yan, makikita natin ang dami ng number ito. Kaya nga, photo ops. Then yan, Lumban. So yan, nagtitipid ako sa ano eh. Sa space, maganda sana kung meron pa akong maraming space ng ano eh. Na sa card. Kaso hindi. Kaya medyo tinitipid ko na yung mga video. Kasi after nito, ang plan ko ng video talaga is yung Kalambana. Or maybe Pagsanghan pala. Tapos Kalamba, then San Pedro. Ito, palusong na to. Pansin niya, iba na yung bagsak nung araw na palubog na kanina, pasikat. Pero ngayon, parang pababa na siya. And hindi pa rin ako kumakain ng matino rito. Pero okay naman kasi yung tulog na to. Talagang yung kain lang. And hindi naman na ano, hindi naman sa dito sa part na to, parang hindi pa naman namamanhid yung kamay ko. Itong part na to, may truck dito sa likod ko eh. Inauuna ko siya eh. Kaso, ayaw niyang umuna. Kasi nga, baka matabig niya yung sa abilang side. Or, matabig niya ako. So, talasan na lang natin yung mga galulusok tayo. Dahil san diretso lang naman yun. Kaming madaan ng lubak, masig tayo. So, yan. Sarap ng lusong ulit. Kaya tumabik agad tayo dito kasi nga may truck sa likod natin. So pinauna na natin siya. Hindi naman ganun kalaki pero delikado pa rin. Kaya dire-diretso lang tayo dyan. Hanggang mararating na natin ang area na to. So ito, hindi ko na alam po ang area na ang tawag sa area. Gusto maganda nga, masurprise na lang kayo pagkaregan na rin kayo. Wala nga masyadong spoiler. Iwasan natin para, kasi ako nag-ride ako para masurprise ako. I mean, para mas enjoy, mas nasusurprise ka, di ba? Mas enjoy ako, nasusurprise tayo.
Kaya hindi ko talaga pinanood yung mga ibang naglalago na look. Hindi ko pinapanood yung mga videos nila. Actually, pinanood ko lang noong after ko magligo na doon. Okay. Pero nakikita ko sa mga picture. Pero itong mga dinadaan talaga mga picture. Susurprise lang tayo. Okay. So, ito. Bungad natin yung cementerio. Ano na ito? Pagsanghan. Ayan, bungad siya agad sa cementerio. So, pansin nyo, no? Ito yung sinasabi ko kanina na parang uulan. Parang kili umambun lang ng konti. Tapos, wala na ulit. Umambun niya parang wala na ulit. So, ayan, ito na yung bayan. Or, siguro nga, hindi ko sure, pero may simbahan, hindi ko alam. Parang landmark. Pagsahan pa rin. Nakapunta na ako doon sa pagsahan, pero that was year 1990 yata. Yung pagsahan points. Pero syempre, dito hindi tayo pupunta rin sa points. So, dito na lang sa bayan. Makita lang natin yung itsura niya ulit. Pero ito, parang madaming tao eh. Compared sa mga unang nagaanan natin. Isa pa aming konti-konti tao dun eh. Pero dito, madami sa kanya. So ito, tuloy-tuloy na to. Puro flatland na lang. So yun yung maganda nga dun sa ruta natin na clockwise rather than counterclockwise kasi kung gantong oras, packet pa lang ako, hirap nun. Kaya maganda, unahin na natin lahat ng ahon, Ipolo, Ililia, then puro flatland na lang pagka hapon na palubog na yung araw. So, tinatanaw ko talaga yung mahiling na hanap ko kasi din ako pupunta. Kasi nandun nga sa baba nung makilig yung kalamban. Ngayon hindi ko pa rin siya matanaw. Ano ang pagkali mo sa Manila po? Ikat lang? Parang ikat sa Lali Garcia. Saan pa? Minsan nagpupunta sa Lali Garcia. Minsan pa? So ito mo na yung mga namig din natin dun sa Pampalo. Sa daan. So sila rin, nag-ano rin. Yung dalawang naka-Philippine flag. Doon rin sila, no? Kaya ba, saan bawe? So ito. Oo. Nagpa-vlog ka? Oo. Ayan, Pasay. Ito. Bold Explorer. Bolding bike ko. So naka-t-shirt kasi tayo noong pag-vlog. Kaya tinanong niya kung ano raw yung channel natin. Ayan. Madaling natin napakita yung t-shirt natin. Parang ita. So pwede tayo mag-picture dahil titignan nyo. 21. Yung sa 20. Online. 19, yung stoplight. Okay. Kita mamaya. Sure. So malayo pa rin yung larga nila kasi passer sila eh. Bagal lang ako eh. Sa sila mga naka-mountain bike ako naka-mountain bike. Sige po. So sabi ko, muna na sila, syempre. Iba pacing nila eh. Kung mga naka ano rin din to, pwede natin sabayan siguro. Kung mga naka bolding, I mean 20 inches. Pero hindi, iba yung ano nila. Malaking gulong nila. So yan, dito na tayo, pila. Ito, palubog na talaga yung ano rito. And dito, maganda, maraming kainan. Actually, dun din sa Pililia, pagpaahon, maraming kainan. Medyo, pagpamalapit na lang sa tuktok, no? Maraming pakainan dyan. Pero hindi ako kumain. Pero dito, parang sarap kumain. Kasi ano, Gabila, ano siya. Hindi ako kumain. Dito, yan, nakita ko yung makiling na. Doon tayo pumunta sa may pinakadulurad sa may paan. Okay, ito kasi nasa kanan natin, I mean, kaliwa. Kaliwa sa inyong daan. Makiling pa rin yan, pero haba kasi ang makiling eh. Pero doon tayo pupunta. Doon, sa may maliwanag na park na yun. So sabi ko malayo pa.
Kaya tinan, malubog na talaga yung araw dito. So ito na yung malungkot na part dahil yeah, solo ride na tayo. Wala tayong pagkuhan. Eh, hindi rin nagkukupan yung music. Kaya ayoko mag-ingay. Gusto ko marinig yung paligid. Pero ang haba pala niya ito. Kaya yung malungkot na part. No. Solo, nagsasolo ka sa sunset. Actually, dito yung part na umambun pa. Kaya may kain na din dito. So next time, gusto kong balikan tong kainan na to. Pagka may makakasama tayo mag-ride, nakain niya, hindi pwedeng hindi. So, ito kasi yung first ride natin, kaya okay lang muna lahat. At least, experience natin, enjoy natin kahit matapos yung 2021. So, yun, ang haba talaga niya. So sabi kasi dun sa ano ko, sa kasi naka ano na si Google eh, si naka note na sa makapi na sa Kalamba. Sabi dun kanina is 2 hours pa bago maarating ang Kalamba. Pero sa sasakyan yun, pero nakabike tayo eh. Kaya malamang mga 3 to 4 hours yun. Pero yan, inabot na nga tayo ng gabi no? Dito na tayo sa may hindi ko sure. Pero alam ko lapit na rin po sa Kalamba. And Los Baños. Tapos ito, I think Kalamba na mga itong area na. Hindi na ako masyado nag-ano rito, no? Nag-record kasi na. Obisado yung lugar, tsaka gabi na rin, kaya tinago ko na ito. So ito, San Pedro. Kaya ako lang naman siya na-record kasi dito rin tayo lumaki sa area na ito. Okay, dito tayo nag-iisip sa San Pedro. So, dito ako dumaan sa may mismong bayan. So, malaki talaga yung pinagbago niya. Dati may sinihan dito eh. Dalawa yung sinihan, Shara 1, Shara 2. Wala na ngayon. Tapos siya, handa ako itong area. Tapos ito yung palengke. Medyo iba yun yung palengke second floor so dito kasi ako nag-iikot-ikot para natin tayo tapos eto tanda ko tong area na to very good venti rin dragon ang laki na nyo dati balit lang yun. So yan, dito na tayo sa mismong bayan. Ito yung church. Tanda ako pa ito, syempre. Tanda. Yan, dito yung plaza. Ito, malaking pinagbago ng plaza. Lalo na itong bakdo. Iba yung nakalagay dyan. Dati bakery lang yung nasa baba niyan. Bakery lang yun. Tapos ito, ewan ko kung ano nang ganda. Tapos ito, I think, San Antonio tawag dito sa area. Tapos ito yung sinihan dati. Dito sa area natin yung sinihan dati. Hindi ko na lang sure kung alin doon yung Shara 1 or Shara 2, pero I think ito yung Shara 1. Pero sa tingin ko, ito pa rin talaga yung building na yun. Kasi nandun pa rin yung shape niya. Yung pa rin yung shape ng building. Eh. Kung tama ako. Meron sa kabila, parang tinibag na. Tapos yan, dire-diretso na to. Dire-diretso na to. Kaya maganda magbangon tayo ng ano, no? Maraming ilaw. Kasi mahaba yung bibiyahihin natin na talaga madilim. So ako naman kasi meron akong dalawang ilaw sa helmet. Tapos may tatlo sa likod. Dun. Tama, tatlo. Tapos meron pa akong isa sa harap. Tapos iba pa tong ano, yung headlight. Tapos yan, dito na nga tayo sa house. Yan, nag-post na talaga tayo. And pininish na rin natin yung ride natin. 17 hours and 38 minutes yung tinakbo natin. So, finish the activity. So yun, nalobat na rin tayo talaga. Kaya talagang hindi na tayo makapag-record. So, kung may ano pala kayo, no, follow nyo na lang ako dun sa Relieve. Yan kasi natin na-record yung ride natin.
Tapos yan, panoorin natin gano'ng kalayo yung tinakbo natin. Wait natin. Dapat nakasave para sure. Yun. Talagang rock on yung ano niya, no? Nakaganan talaga, no? So, congrats on new activity. Then, save natin. Then, panoorin natin. Okay, so yun lang muna, no, for this video. I hope nakatulong tong video na to para sa mga nagpa-plano or gusto mag-ride ng Laguna Loop. Solo or group ride, I hope nakatulong. So hindi ko nga pinakita yung mga ibang lugar dahil gusto ko ma-surprise na lang din kayo. So mas masaya yun pagka nasusurprise tayo. And yeah, kung may mga question or any suggestion kayo, comment lang below. So yun lang muna and Happy New Year and more ideas 2022.